ang mabuting balita para sa araw na ito. Mapagpalang araw ng Martes Santo, mga kapanalig. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Atin ang pakinggan ang tagpo ng pagkanulo ni Judas Iscariote kay Jesus. Ayon ito kay San Juan, Kabanata 13, talata 21 hanggang 33, 36 hanggang 38. Nabagabag sa kalooban si Jesus at nagpatotoo. Talagang-talagang sinasabi ko sa inyo, ipagkakanulo ako ng isa sa inyo. Nagkatinginan ang mga alagad at hindi nila malaman kung sino ang tinutukoy niya. Nakahilig sa dibdib ni Jesus ang isa sa kanyang mga alagad, ang mahal ni Jesus. Kaya tinawan ito ni Simon Pedro upang usisain si Jesus kung sino ang kanyang tinutukoy. Kaya paghilig niya sa dibdib ni Jesus, sinabi niya sa kanya, "Panginoon, sino ba yun?" Sumagot si Jesus, "Iyon siyang ipagsasawsaw ko ng kapirasong tinapay at siya kong bibigyan." At pagkasawsaw ng kapirasong tinapay, ibinigay niya yon kay Judas, anak ni Simon Iscariote. Kasama ng kapirasong ito, pumasok sa kanya si Satanas. Kaya sinabi sa kanya ni Jesus, "Gawin mo agad ang gagawin mo." Kaya pagkakuha niya ng kapirasong tinapay, agad siyang lumabas. Gabi noon, pagkalabas ni Judas, sinabi ni Jesus, "Niluwalhati na ngayon ang anak ng tao at niluwalhati rin sa kanya ang Diyos. Mga munting anak, sandali na lamang ninyo akong kasama. Hahanapin ninyo ako. Ngunit gaya ng sinasabi ko sa mga Hudyo, hindi kayo makaparoroon kung saan ako pupunta. Sinabi ko rin sa inyo ngayon." Sinabi sa kanya ni Simon Pedro, "Panginoon, saan ka pupunta?" Sumagot sa kanya si Jesus, "Hindi ka makasusunod ngayon sa akin sa pupuntahan ko. Susunod ka pagkatapos." Winika sa kanya ni Pedro, "Panginoon, bakit hindi kita masusundan ngayon? Maiaalay ko ang aking buhay alang-alang sa iyo." Sumagot si Jesus, "Maiaalay mo ang iyong buhay alang-alang sa akin? Talagang-talagang sinasabi ko sa iyo, hindi titilaok ang manok hanggang maitatwa mo akong makaitlo." Magandang araw, mga kapanalig. Ito po si Venly Boon na magbabahagi ng pagninilay ngayong araw na ito. Magmahalan kayo. Ito ang huling habili ni Jesus sa kanyang mga alagad. At ito rin ang ninanais niyang gawin natin. Nais ni Jesus na alalahanin ng kanyang mga alagad kung paano niya sila minahal. At sa gayong paraan din nila dapat mahalin ang bawat isa. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, hindi sumama ang loob mo sa iyong mga alagad na nagkanulo at nagtatwa sa iyo. Sa halip, nanaig pa rin sa iyo ang pag-ibig at pag-aalala para sa kanila. Maging maunawain at mapagmahal din sana kami sa aming kapwa, tulad ng iyong walang hanggang pag-ibig at pag-unawa sa amin sa kabila ng aming mga pagkukulang at kasalanan. Amen. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang iyong napakinggan para sa araw na ito. Makiisa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng videong ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa videong ito, i-message lamang kami sa Pauline's Radio PH at sa mga kababayan nating OFW, sa mga may sakit, at sa lahat ng sumusubaybay ng programang ito na humihingi sa amin ng panalangin. Asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Muli, maraming salamat. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagiiwan sa inyo ng mga katagang si Jesus na nakabayubay sa krus, ang tanda ng pinakadakilang pagmamahal ng Diyos Ama sa atin. Sambahin natin siya at pasalamatan sa handog niyang kaligtasan. Ang mabuting balita para sa araw na ito ay hatid sa inyo ng Pauline's Radio.
Where is humanity heading? Toward what goal is it aiming? Humanity is like a great river flowing into eternity. Will it be saved? Will it be lost forever? Be a modern apostle and lead others towards heaven. The Daughters of St. Paul are missionary sisters serving the church through the media of social communications. For more information, write or call the Vocation Directress, Daughters of St. Paul, 2650 FB Harrison Street, 1300 Pasay City, with contact numbers 02551-7363 or 02831-1723 or text 0916-3676-605 with email address at vocfsp@paulines.ph. So the world may be one. We are the church and we are young. That's why within we know it can be done.